Good evening mga Lodi. So, eto na. Ngayon ko lang itatackle to kasi ang dami nagtatanong about dun sa K-Core, kung totoo bang scam. Matagal lang may warning dito kaya nga hindi ko na siya pinatulan nung unang nagsimula pa lang to yung K-Core kasi mukhang hindi na siya maayos eh. Di ba nag-start siya? Sabi niya inaangkin niya na core siya pero ang ginagamit niya na blockchain is iba. Tapos nag-transfer lang siya sa core, di ba? Ngayon, pag ang nakakalaban niya na niya, katulad ng ice cream swap, di ba nagkaroon sila ng bangayan dati. Tapos marami pa talagang mga, hindi ko alam, naniniwala dun sa K-Core kahit may bangayan na. Yung isa dun mga Lodi, may napatunayan na yun. Sinusuportahan yun mismo. Itong creator ng Core daw. Pero parang sinasabi nyo pa na ang scammer is yung ice cream swap. Ngayon, dito na naman tayo. Pag makita mo dito, maraming nawalan ng Core dahil nga sa pagde-delegate, diba? Undelegate your Core. Tapos yung fee napakataas. Okay, merong issue dito na sinabi ni Vindicated. Ano sabi niya? In your announcement, undelegate core. You can claim core reward and undelegate core at any time. No time lock. So, ngayon, andito yung mga problema yet my downliner spent. Okay, 11.19 core just to undelegate his initial deposit of 31 core yet nothing has been sent to his wallet. Pambihira, meron pa palang mga nag-delegate dito. Ang problema dyan, hindi delegate niyo yung core na kung saan yun yung gusto nilang is scam sa inyo, okay? So, wag na kayong umasa pa sa 28 mga Lodi kasi itong mga taong to talagang scammer talaga sila, okay? Si Ice Cream Swap nga, binanatan niya to dahil alam niyang scammer sila, okay? Hindi ilalagay ni Ice Cream Swap yung pangalan niya para lang sisiraan niya isang project. Nakita niya eh, dun sa code pa lang, may mga ipinakita siya dun eh. Tapos kayo, parang yung mga iba pa talagang, wala yung Ice Cream Swap na yan. Ayan, wag na kayong mag-undelegate or may balak pa kayong kukunin yung mga nilagay nyo. Okay, naka-delegate ba kayo ng core dun? Ay, wala na. Okay, ibig sabihin, sa kanila na yun. Okay, sa kanila na yun mga Lodi. Eto ba siya, yung isa. Why would I have to pay 28 core to undelegate my 80 core? Is this not a daylight robbery? Napakasimple lang. Dapat yung tandaan na every time gagawa kayo ng transaction sa core network mga Lodi, wala pang isang core yung transaction fee. Pero pambirang pinagkukuha nila 28 core. Ano ba yan? Ibang klase network. Questionable siya eh. Okay, questionable siya mga Lodi. Ngayon, wag na kayong ano pang balak nyong gawin, okay? Alam nyo na, na-scam yan, kaya bitawan nyo na. Wala kayong mapapala dyan, may scam lang kayo mga Lodi. Ayan o, ang comment wala na. Na-turn off na yung comment section. Hindi ka na makapag-comment kasi tad-tad na sila eh. Lumitaw, hindi pa natatapos. Akala nila, may scam pa rin kayo. Pero kawawa yung mga nag-delegate nung una dito. Expect nyo na hindi nyo makukuha talaga yung dinelegate nyo dyan kasi pinasok nyo dun sa contract nila eh. Dapat yung tandaan mga Lodi, lahat ng nakikreate dito sa core network ay hindi yan nache-check ng core DAO mismo. Okay? Ito ay open source. Mapa-scammer ka man, mapa-legit ka man, kung gusto mo mag-create ng project dyan mismo sa core, pwedeng-pwede kasi nga open source siya. Nasa sayo lang or sa mga users lang sa community ng core kung paano nila tignan kung ito ba talaga scam o hindi. No? Kaya nga sinasabi paulit-ulit ang core DAO na sinasabi na open source ang core DAO kasi lahat pwedeng makapag-create at pwedeng makita. Yun yung kagandahan nito eh. May disadvantage at may advantage. Dapat bilang isang mga sumasali sa crypto, sisilipin mo kung may scam ba ako dito in the future or hindi, di ba? Mag-base ka na lang dun sa ice cream swap. Bakit itong ice cream swap na okay naman siya eh, maganda naman siya na project, bakit nakikipagbunuan pa siya, nakipaglaban pa siya, kontrabida pa siya kay K-Core? Kasi nga, alam ni ice cream swap na may kababalaghang ginagawa itong core na to. Eh, ito, lumabas. Wala na mga Lodi. Mag-undelegate ka tapos kailangan ng transaction fee na sobra-sobra ang kinukuha. Hindi na ayon, hindi ganun yung network ng core. Ang network ng core, wala pang isang core yung transaction fee mga Lodi. So ingat tayo lagi. Sigurado yan, marami na namang ibang project na darating sa core. Especially nagpapalakas ang core ngayon, sumasali sila sa mga malalaking event. May mga event silang sinasalian at dun nakikilala ang core, lumalakas ang core mga Lodi. So maraming papasok, scam legit pagdating ng araw. Okay, pero nasa sa inyo yan kung paano nyo i-take. So ingat-ingat lang lagi, ang core network ay isang open source na lahat ay pwede makapag-create mga Lodi. Ako si Trogi and thank you so much for watching. Bye.